Natatandaan niyo ba yung itlog na galing na incubator na sobra na sa 35 days na iniligay pa natin dito sa hen? Ayan guys, ito. No, papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan guys. Hindi talaga napisa. Kukunin na natin at papalitan natin ng fake eggs kasi yung mga bagong itlog sa bahay na nasa incubator, yung mga ano yun, bago yun, going 28 days na sila sa November 6. So yun ang ibabalik natin dito. Nakarding ko na yun, 50% doon ay may laman, may buhay. So yan, so hintayin lang natin maka 28 days and then sila ang ipapalit natin dito. So nilagay lang muna natin yung fake eggs para si Mama Duck ay patuloy na umupo dito. Ayan. Nilalabas yung damo eh. Ayan, ito. Tapon ko na to, hindi na rin. Sobrang tagal na kasi na ito. Nakakaano namang ipakain pa sa aso yan. Ano natin to? I-dispose na to. Ayan. Sila. Yan, sablay. Yan talaga eh. Sabi ko nga, subok lang naman yun. Hindi naman na siguradong mapipisa kasi sobra na talaga. 35 days na siya eh, sa incubator eh. Over na over na. Ayan. Kaya lang, yung kinadling ko nga kasi ay may laman. Kaya sinubukan ko pa rin. Pero ako'y nabigo. Pero inaasahan ko na yun. Yan sila guys. Oh. Yan, silipin muna natin yung mga ducklings natin dito. Ngayon na yung November 4, ang sabi ko, 1 month ay i-release ko na sila kasi October 3 yung pinakabata sa kanila na hatch. Ito na sila. Taob na oh. Lakas na talaga kumain ah. Taob na yung pakainan nila. Ayan, kaya lang may maliliit pa guys, ito. Maliit pa. So, patagalin ko lang. Sorry. Patagalin naman na natin ng mga ilang araw pa. Pero ito, itong mga nauna kasi ito eh. Mga nauna yan. Yan, patagalin ko lang muna rito ng konti pa. Total, ano naman na yan? Naka 50% Madre de Agua, 50% darak sa mais na sila. Kaya hindi na rin naman sila masyado magastos. Kaya lang, hindi ko muna sila ihalo sa karamihan para lumaki-laki pa ng konti. Guro mga 1 week pa or may git. Yan. Yan sila, 12 piraso yan guys. Ayan. Ayan, puntahan natin yung ating project guys, yung DeKalb Brown project natin. Ako'y may bagong update. Meron pong pagbabago. Talagang malikot ang pag-iisip ni Kabocals. May pagbabago guys. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan guys, sorry, hindi pala naka-play. Andito na naman tayo sa hardware at ngayon bibili tayo ng kahoy. Kaya sayang, hindi ko na-record yung kaninang transaction namin ni ate. Pero ito, magbabayad na tayo. Umorder tayo ng siyam na 2x3 bite weld at saka 10 2x2 bite weld. And then yung mga pako. Yan. Siya na, hindi ko na-record yung kanina. Pumunta tayo sa likod. So ngayon ay magbabayad na lang tayo. Ilang kilo yan eh? Ito. Habang nahanda, mainit. Guys, tignan natin habang tinitimbang pa yung mga pako. Basta tignan ko lang yung kahoy ah. Ito yung mga kahoy kasi nila. Ito guys yung na para may idea lang kayo. Ito yung kukunin natin. 2x3x12. Yan, 2x3x12. And then yung mga 2x2 na ganito. 2x2x12. Yan. Ito yung magiging pamakuan ng ating bubong. Yan. 2x3. And then ito yung 2x2. Mga 2x2. Ayan. So, kulang kasi yun na dito. Kaya hindi pa natin madadala ngayon. So, i-deliver na lang bukas. So, babayaran ko ngayon. And then bukas ng umaga, ay i-deliver nila. Loko ka.
Ayan, balik na tayo ron. Magbabayad tayo. And then, bumili na rin ako ng pako. Para naka-ready na lahat. Ayan, mga pako. Pakong yero, saka yung mga common nail. Para naka-ready na bukas. Ayan, nakamagkano kaya tayo? Oh, sige. Ito, marami. So, meron din sila mga yung plywood. Oh. Plywood, mga lupo. And may mga hollow blocks. Andun yung buhangin. Ah, loka. Tigmo ka. At si nanay, hindi mo kinakaulan. Ako kinakaulan mo. Si nanay, hindi kinakaulan. Ako kinakaulan mo ko ito ah. Oo nga. Ay. Ah. Ah. Wala. Baka magulat. Pangagat. Yun, yun. Ayun na, tayo na. Yan, ayos na. Mainit. Grabe. Tapos, yung pamaliin na dress. Tapos, dalawang dito. Hindi na ako nakatawad sa kahoy pala. Sa routine na yun. May dalawa. 3,045. Kurin niyo na ako yung pako. Ah, pwede ko na. 3,045. Ayan. Hindi ako nakatawad. Ha? Ay, yun lang po ang hindi ko alam. Kasi wala po akong alam na ma-record na itong pako. Polycarbonate. Textrue. Ah, textrue daw po. Textrue. Pang ano ba? Para sa bubong, di ba? Tapos yung pag-ganyan niya bakal. Text through. Kabocals Farmer. Kabocals. Lood kayo ah. Kabocals. Kabocals. Letter K. Kalbo. Yeah. Kalbo. Yes. Nakakalimutan ko tumawad sa kahoy ah. 1, 2, 3, 4. Ha? Oo. Kabocals Farmer. Ano yan? Kabocals. Kabocals. Farmer. Yan. Ba, alam nyo na ah. Bukas. Mga anong oras kaya yun? Alas 8. Alas 8? Para agahan ko punta ron. Minsan kasi wala ako dun eh. Alas 8. Alas 8? Sige. Pag, kasi pag, alas 7, bukas na ang dating. Tapos mag-ayos pa ako. Alas 8, sige. Abangan ko na lang kayo bukas umaga. Sige, thank you. Sige. Ayan guys. Sige tayo at di-deliver na lang nila yung kahoy po. Hindi ko na-check ah. So guys, so yung mga pako natin, common nail, dress, yan, pako de hierro, parang marami binabili ko ah. Okay lang naman sumobra, i-stock na lang natin iba. Yan. Yan. Ayan guys, kausapin naman natin yung tao natin na ano, yung carpintero natin. Tignan ko kung magawa bukas. Bukas pa yung Linggo. Tignan ko kung may gawa. Tatay mo si Edgar? Tatay Edgar po, punta ka bukod. Ah, nandun siya? Opo. Kila Kuya Johnson? Ah, sige. Ayun. Tatay mo siya? Nandun pala siya. Ayan. Gar!
May gawa ka? Gawa? May gawa ka bukas? Pwede ka pag gumawa bukas? Magbubong tayo. Oo. Kuya Johnson, may makuha tayong bayugin doon? Ano boss? Pang ano, poste. Ayun, huwag natin lo eh. Ha? Ano lang, papabubong lang ako? Pero? Ano, mga tatlo? Yung ano, pang poste kasi sa bubong ng kuya, ipapagawa ko ng bubong kay, ano, kay Edgar. Magbubong kami. Yung katulad doon sa manukan ko, yung ginawa ni, ano, ni Junel. Parang ganon. Meron na akong bayugin doon na tatlong pang poste, kailangan ko lang ng dagdag. Mga tatlo sana. May makuha ka bukas? Medyo mahaba-haba na. Meron ba medyo mahaba-haba nung kuya? Na, ano? Well, siya gagawa eh. Parang ano? Hindi, tatagay nga isang buhay. Pamposte, yung pamposte yun. Tapos yung pamuka nasa taas, kukulamber. Ang pamposte lang natin, bayugin. Sige, tatlo lang. Tatlo, magkano sa nun? 200. Hindi ba 150? 200 na. Hindi ba nakatawad tayo ng kuna? Ah, wala natawad ngayon. Iba na yung kukunan mo? Ah, 200, tumaas na. Pero maganda yon, sigurado yon. Oo, yung pares yung inano na kinabi natin ng mga puno, yun, di ba mahalo na. Pili mo ako ng ano, ng maganda pang poste talaga. Na ano, solid, saka ano. Mahaba kailangan mo eh, no? Mahaba, yun. Eh kung... Isang buo. 200. Abaan mo na. Obo yun. Ikaw naman puputol, di ba? Di bali, doon na ako magtabas eh. Ha? Di bali, doon ko na putulin eh. Oo, isang buo mo dadalhin doon. Oo. Tapos siya na bahala magputol. Magdaming pweritaso. Ha? Magdaming pweritaso. Oo. Sige, kaya sige. Kailangan mo na ano? Pang ano? Pang bukas na. Pang bukas na? Oo, sige. Tatlo lang. Sige. Bali, ano yun? 600. Ano? Agahan mo para makapag-umpisa si sila Edgar bukas ka agad. Bukas sila gagawa eh. Mga ano, ano oras? Alugaw mo muna akong pasendahan. Oo, sige. Hey! Basta, asaka na. Sige, bukas. Sige, basta agaan mo na lang. Oo. Oh. Ayan. Ayan. Okay, sakto-sakto yung pagtawag natin kay Edgar. Walang budget. Ayan, so, bigyan natin ng 100. Oh. Bukas mga ano oras? Alas 8. 7:30 lang. 7:30. Kaya na kaya ni Kuya Johnson na madala yung kaan? Kasi mag-post yung unahin mo dun eh. Hindi, hukayan mo na yun. Oo, hukayan. Ah, hukayan mo na lahat ng ano, ng butas. Ah, baka. Para pagka ano, itatayo na lang. Oo, oh, sige. Bale, bahala na kayo mag-usap ni Kuya Johnson bukas. Sino kasama mo? Dalawa kayo? Bukan na lang ako ng kasama ko. Oo. Ay, wala ba? Hindi ba kayo gumawa sa mga ibang babuyan ngayon? Figiri, ganyan, hindi kayo gumawa. Itong mga nakarang araw, hindi kayo gumawa sa may mga babuyan. Wala, kasi may ESF naman tayo dito eh. May ESF na naman eh. Wala kayong ginawang mga ano, mga may mga alagang baboy. Hindi ginawa ko doon sa ano, bulak. May baboy yon. Oo. Wala naman mga sakit? Wala. Wala. Kasi kailangan doon, pagka ano ka, tungtong ka, medyo ano yung paa. Oo. Alam mo naman, doon sa ano. Bali, ano naman eh. Papasok ka lang, kailangan. Oo. Eh ganun din mangyayari sa akin bukas pagpasok niyo rin. Pasok eh, di ba ganun? Oo, may ano. Saka ano, nakaligo naman na kayo na bukas eh, no? Naligo na yung bukas. Oo, sige, sige. Kasi nag-iingat din ako, meron naman din sa Linawan. May mga namamatay na naman dyan, na baboy. Ay, baka dito yung sa kila, ano, baka kila Pong Flow yun. Hindi, ako lang. Figiri daw. Malapit doon sa, basta mga figiri malalaki, baka sa mga insik yun. Baka, oo, baka sa mga insik yun. Dito yun sa, ano, papunta na ng Muson. Papunta ng Muson ngayon. Oo, oh, kaya. Sa Metulay doon. Oo. Oh. Kaya nag doon, kami gumawa ng mga ano doon dati, yung mga tawag nito yung tulungan ng baboy. Oo. Oh. Kami nagawa nun, ilang building yung ani na building na mahaba. Oo. Oh. Mahaba ito, sa yung kanto na yan. Hmm. Isang building lang yan. Oo. Tapos ngayon, building na naman sa kabila. Oo, oh, yung malalaki nga. Oo, malalaki yun. Malalaki. Yun nga, yun yata yung tinamaan, yung nakakamatay na mo. Ayun nga, siguro. Kaya nga. Kaya nag-iingat yung, ako. Yung ano, yung 12, hindi na kami sumuha hanggang kontrata lang namin yung ani. Oo. Matagal na yun. Matagal na yun. Ah, matagal. Siguro nakakalipas, kisi taon na. Ah, matagal na pala. Oh. Kisi taon na. Kasi ngayon ang iniingatan ko eh.
Kaya okay, ano? Bagong ligo. Sa kambaga ano naman tayo doon, may tapakan tayo bukas doon para baka pumasok. Ihanda mo na yung mga tapakan. Sige, bukas na lang. Natin masabi yung virus natin. Oo. Misa kasi nasa ano yun, kung pagka may pinuntahan kay baba, dala-dala mo na eh. Kaya nga. Magkano bang ano mo, ang rate mo sa carpentry? Wala ka na, pero ang... Hindi, yung rate mo talaga para alam ko. Ang rate ko talaga dito, 700. Oh, 700. Oh. Para alam, para masundin, di ba? Oh. Tapos yung helper mo, limandaan. Limandaan. Oh, sige. Bukas na lang. Ha? Oh, ayan. Ayan guys, bukas, umpisa na tayo. Sir, thank you ha. Ayan. Balik na tayo sa farm at papakita ko yung gagawin nila. Ito po yung pinaglipatan natin ng kubo. Yan, galing dito. Yan po tayo galing eh, nilipat tayo dito eh. Ayan, and then ito nga ay naka-allocate sa mga kambing, sugaan nila, alpasan nila pagka hindi umuulan. And then yung ating kubo dyan nakapwesto. Ayan, punta tayo dito sa bandang likod. Yan, ito yung sinasabi ko kayo na may pagbabago po dun sa plano natin na mag-alaga ng decal brown. Ayan, padilim na guys at medyo bilisan natin. Ang bilis tumilim ngayon, no? Alas 5 pasado pa lang eh. Oh, ayan. So guys, oh. Dito tayo nagsusukat kahapon. Ito yung mga pinagsusukat natin kahapon doon po sa mga nakasubaybay sa akin. Ayan. Yung area na yan, yan po yung pinakita ko kahapon bago tayo bumili ng yero. Diyan natin dapat itatayo yung ating bubong para sa ating mga decal brown. Ngayon guys, nagbago isip ko. Dito na lang. Ayan, oh. So, dito na natin ilalagay. Ayan. So, ito, sinukat ko na to guys. Ayan, may mga tulos na. May mga tali na. Ayan, o. Oh. Ayan. So, ito po. Ayan, nakita nyo. May tali na. Sukat na po yan. 12 feet yung lapad. And then, 24 feet po yung haba. Ginaya ko po yung bubong natin doon. Ayan, o. Oh, yung bubong na yon. Yung sa ating breeding pen. Ginaya ko yon. Saktong-sakto pong sukat. Eto, ganyan-ganyan po ang sukat niyan. So, baka magamit po lahat ng 12 na yero na binili natin, yung 12 pirasong yero na binili natin kahapon, ay baka po magamit lahat dito sa pagbubong. Kasi naisip ko po guys na lakihan na yung kanilang bubong. Kasi, 60 po yung pag-umpisahan natin. Kaya lang, syempre, pagka naging successful po yung ating project na egg production, ay syempre magdadagdag po tayo niyan. Magdadagdag. So, ang ginawa ko po ay pinilaki ko na para abang na po sa expansion. Diba? Kesa naman pagka naisipang natin mag-expand, ay magpapagawa na naman tayo. Total, nandun naman ang yero. Meron tayong 12 pirasong yero. May mga pamoste na tayo. Ibubuka lang natin ng konti. Ibubuka lang natin ng konti yung mga poste. Eh, yung mga kahoy ay halos ganun lang din naman ang magagastos. So, yun. Inano ko na. And nandito ko na nilagay, guys. So, dito tayo magbububong. Yan yung nakakordon na yan. Yan yung mga nakakordon na yan. Yan po yung bububungan natin. And then, yung sidings na yun, yung sabi cyclone wire. Tatapalan natin ng yero yan para saradong-sarado sa labas. And then, dito, yung since nasa loob naman to, dito ay po pwedeng net na lang. Net. Pero doon sa labas, syempre, yero yan kailangan para secured po yung ating mga manok. Yero po. And then dito sa labas, dito sa loob, dito na tayo mag-ninet. Siguro isang yero lang sa baba. Yan, yung yero sa baba. And then sa taas ay net na. And then yung nakadikit sa bakod na yan, na cyclone wire, yan po ay tatapalan natin ng yero hanggang taas. Nakasara siya guys, nakasara. Hindi siya kita mula sa labas. So, ganun po mangyayari dyan. So dito, yung mga pantapal natin dito, most likely ay ano na, yung galing na sa junk shop pa magagamit natin niya kasi medyo mahal po yung brand new. So okay lang yan kahit yung mga junk shop na lang. At least yung bubong natin ay brand new ang yero. So yun pong importante. And then, ayan, bala ko hanggang doon sa may kubo na yun guys. Bago dumating sa kubo na yun, lalagyan natin yung division ng net yan. So yung mga manok hanggang doon po ang alpasan nila. Ito hindi na natin gagalawin to guys. Yung unang plano ko na buksan ito and then dito palabasin yung kambing. Hindi na po natin gagawin. At east na po yan. At east na po. So yung mga road islands po natin ay dyan na natin ilalagay. Yan.
And then siguro yung mga ibang inahin natin na kabir, dyan din natin ilalagay. And then ito ay magiging purely pang decal brown lang. Itong area na to hanggang dun sa may kubo na yan. So malaki-laki po yung magiging alpasa nila. And then ayan, lalagyan na lang natin ng net yan. Ito okay lang to guys, kahit net lang. Kasi sa araw lang naman papaalpasin yung mga manok eh. So nandito naman ako pag nakaalpas sila sa araw. So okay lang kahit net ang nakalagay dito. Pero dun sa kulungan nila, kailangan yero po yung nakapaligid sa labas. Kasi pagkagabi, wala tayo, ilalak lang po natin yan para safety sila mula sa labas. So hindi sila makikita mula sa labas at hindi sila magagalaw mula sa labas. So yan, ganun po ang plano. Malaki-laki pong bubong para po ma-accommodate po yung possible expansion na sigurado naman po na mangyayari. Kasi very positive ako guys na magiging successful po yung ating egg production gamit po ang decal brown. Kaya po, yan, lalakihan na natin yung bubong. Total, andyan naman yung materials. Medyo dadagdagan lang natin ng konti para po magkaroon na sila ng mas malaking bubong for future expansion. Diba? Yan, makita nyo bukas. Yan nga, nakausap ko na yung mga gagawa kanina. Ayan. And then ito, yung mga kambing ay uusog lang naman sila. May alpasan pa naman sila dito sa harap. Yan. Ang alpasan nila ay siguro hanggang dito ko isasara. Yan, siguro hanggang dito ko isasara. Yan. Dito. Ito yung kubo. Ayan. So, maglalagay tayo ng net dito. Hanggang dito lang yung mga manok sa area na yan. Ayan. And then, nandun yung kanilang bubong. Pagkagabi, dun sila uwi. Dun sila mag-stay. Kaya, isasara natin yun. Then, yung mga kambing natin ay dito pa rin. Yan. Pwede pa rin silang mag-gala-gala dito sa loob ng pinaka-area ng kubo. Ayun guys, so ma-share ko lang pala kasi kanina naputol yung ating video. Yung transaction naman namin ni ate ay hindi ko na-video, hindi pala naka-on. Yeah, so ito po yung binayaran natin kayo na sa kahoy. 9 pieces na 2x3x12, 1,485. 10 pieces na 2x2x12, ano to, magkano to? 1,080. And then yung pako, ayan mga pako, 180 to 40. So nagbayad tayo kayo ng 3,045. Ayan, so yung pong binayaran natin sa kahoy plus kahapon doon po sa hindi nakapanood, 12 pirasong 12 feet na yero ay naka 6,000 plus po tayo. Ayan, kahapon. So yung pong binayaran natin, talagang matindi po pagka nagpapagawa guys. So, diba ganun-ganun lang, bubong lang oh. Pero ganun ang gastos talagang ano. Pero nakamura na tayo guys doon sa yero kahapon kasi nakuha lang natin ng 508 ang isa, 12 feet. So mura na rin yun, mura na rin. Ayan guys, medyo dumidilim na. So hanggang dito na lang po. So ayan po, bukas abangan nyo, umpisa na natin ang pagbububong. And yun po, sa tingin ko magiging mas maganda po itong area na to para sa ating mga decal brown. And yung mga kambing naman po ay siguro pilitin na lang po natin magsakate kung wala na po silang makakuha ng damo doon. Ayan. Pero ito, ayan, nakita nyo na yan. Yan po ay allocated na po sa decal brown. Final answer. Final answer. Kasi kahapon nga, iba yung pinakita ko. And ito, iba na naman. So, ito na. Sigurado na yan, guys. So, abangan nyo. Kaya maraming salamat. And sa lahat po ng mga solid kabokals, maraming salamat. And sa mga silent viewers po, maraming salamat. Shoutout po kay Sir Victor from US. And, sa lahat po ng mga bago sa channel ko, kung nagugusto niyo po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo and then click lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos ni upload ko. So muli, ito ang inyong kabokas farmer na nagsasabing, sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong unlad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!